velocity, pag dinarive nyo siya, mapupunta siya sa acceleration. Diba? Ganun yung concept niya. So, makukuha nyo nang to ngayon ito. E, tapos may R ka naman na. And then, ito similarly, may omega ka na dito, substitute mo lang, so tapos na yung problem. Diba? So, tignan natin in detail. So, omega, first solve natin yung, ayan, pinakita niya na lahat. So, solve natin yung, ayan, dire-diretso naman na siya. Ayan, so solve natin yung velocity. Sa tulad ng nabanggit natin kanina, ang formula ng magnitude of velocity is omega, ito siya, with t, substitute nyo lang dyan, makuha nyo na ito itong 11.4. No? Ayan na siya, standby lang muna to. No, hindi pa sinolve mo siya, diretso yung B. Ito, solve muna natin yung acceleration. Wala naman na parang dami yung isang prop ko. Ayan. Tapos, ayan, next tayo. Saan na ba tayo? Ito. 0.8 omega. Okay na tayo. And then acceleration. Pwede na natin actually solve add yung velocity. Katulad ng left substitute natin ng 11.4 with respect to R. Makukuha na natin yun. So anyway, sinob na muna dito as acceleration. So yan, ang sabi natin, pakitandaan din itong formula na to. Angular velocity, derivative of angular velocity divided by the differentiable for time is acceleration. So, ayan siya. Derive nyo to. Pakibalikan yung concept of differential calculus. Ito, paano ma-derive to? Magiging 20t. Tulad ng sabi natin, derivative of a constant, any constant is 0. So, 20t plus 0 yun. Diba? Derive nyo yan, derive nyo to. Papabayan. Makukuha nyo to, 20t. And then, substitute natin to. 16. So, meron na tayong omega and then alpha. Omega, alpha. So, omega, given ka na, masolve mo na yung velocity. Alpha, provided na yan, may R ka naman na, masolve mo na tong tangential. Normal din, masolve mo na kasi given ka na nito. Then, basically, nasolve na natin yung problem. Oh, oops, bilis. Ayan, ito na siya. Ayan ba yan? Anyway, ayan, katulad na banggit natin, substitute what we have solved. And then, makukuha nyo to. Final answer is 9.12 meters per second. Tapos, 104.8 meters per second square. So, pa-verify na lang sa calculator kung tama ba siya pag nare-resolve kayo. And then, kung medyo may discrepancy man siya, sa calculator lang naman yan. Yung way ng solving is the same. Tama yung pag-way ng pag-solve natin dito. Yung siguro pag-compute lang sa calculator yung may problem. In case man, may mistake. And then, by the way, kapag may nakita ka lang kayo, no, take lang note natin yan. And then, send nyo lang siya sa GC. And then, bigyan natin ng personal credit kung meron man makakuha ng parang correction dito sa ating subject. Pag nag sa mga presentations na binibigay natin. Sir, medyo may discrepancy sa solution, parang ganito dapat yung gagawin. I-brought out nyo lang, no? Walang problema 'yon. Mas maganda ngayon, no? Pero sa GC sana para makita ng iba. Then tapos meron kayong tulad ng ginawa natin noong nakaraan, may personal credit kayo kapag. Ayun. So, meron bang question sa inyo? Diyan. Sa mga dito. Ayan. Ba, eh, kanina, lalaki naman. Frederick Agut. Mr. Frederick Agut, nandiyan ka pa ba? Agot, sir. Agot, wala po, sorry. Sir. Sige, okay lang. Okay naman. Sige, so thank okay you. Pa. So, tatanong-tanong ako from time to time just to give, para makita ko kung nandyan pa kayo talaga. And then, similarly, interaction din. Kasi ito yung pangalan nito, advantage kapag nagla-live tayo, tulad ng sinanggit natin. Diba? Pwede kayo magtanong kung may question man kayo. And so, ayan yung concept nito, balikan lang natin, no, bago tayo matapos. So, formula-wise, pag memorize nyo na to, hina kayo kung tutuusin. Diba? Tapos ang naging concept lang yan is dito, itong bagay na to. Pag alam nyo na rin yan, bale, sa problem natin, ang wala lang is yung alpha.
paano mo ko yung alpha, given ka naman na ng omega, yung concept ng the derivative of the angular velocity is acceleration. Yun siya. Ito siya. So, tapag nakuha niyo na yun, okay na kayo. Diba? Dire-diretso na yan. Ah, ba't dire-diretso din tong PowerPoint ko? And so, sample problem number 2. So, kung mapapansin nyo, sample problem number 1 is one gear lang siya, tapos ito dalawa. Papasok ngayon yung concept ng yung last slide natin nung nakaraan, yung magkadugtong na dalawang gear. So, basahin natin yung problem, no? So, a gear A on the drive shaft of the outboard motor, or mas maganda na lang na kwan. Oops. Laki, babae naman yan. Para magising-gising kayo konti. Miss Criza, Mi Razo. Diyan ka pa ba? Sir. Ayan, pabasa? Sir. Pabasa na lang ng problem natin. Sample problem number. The gear A on the drive shaft of the outboard motor has a radius RA equals 0.9 inches and the mesh pinion gear B on the propeller shaft has a radius 1.6 inches. Determine the magnitudes of the velocity and acceleration of a point P located on the tip of the propeller at the instant T is equal to 0.8 seconds. The drive shaft rotates with an angular acceleration equals 300. Sa ano yan? Pa, hindi ko alam basahin siya. Square root of T. Yan. Radians per second square. Sige, where T is in seconds, the propeller is originally at rest and the motor frame does not move. Ayan. So, thank you. No? Ayan, okay na. So, paano to? Ang concept na to? Parehas lang ang tinatanong, di ba? Oops, no hit. Okay naman. So, parehas lang siya ng tinatanong kanina. Magnitude of velocity and acceleration. So, basically, ang pag-uwi ng solve, halos parehas lang din. Ang pagkakaiba nga lang is dalawa na yung gears ninyo. Ang mapapasok lang natin na concept dito is yung principle nito. Oops, pakiiga din. Ayun, Tomas. Ayan. Ito yung last slide natin kung mapapansin nyo. Ito. Importante din tong isa na to. Ayan. Ayan siya. So, pag nagtugtong daw yung dalawang gear, ang sabi dito is parehas lang daw yung velocity and acceleration niya. Ayan, ito yung magiging formulas involved natin. So, ito, gear B is equivalent sa gear C, yung velocity niya, and then similarly yung acceleration. Ganun lang. So, ito lang yung papasok na concept ngayon para dun sa sample problem number 2. No? So, ipram na pag-aralan niyo dito kasi isa lang siya. Oops. And so, let us solve. Oops, na ba yan? Diretso naman na siya. Ayan, so ito na yung formula na naman kanina, no? Parang pares lang. So, paano yun? Balikan pa lang muna natin kung ano yung nandyan, ano? Dito, meron kang RA, ng mga radius nyo lang yung mga yan. Then, seconds din, meron kang acceleration. Ang tanong ngayon, given ka ng acceleration, ang nakaraan is given ka ng velocity. Diba? Kung maalala nyo, given ka ng velocity ng nakaraan ng sample problem number 1, dito is acceleration. Ayan, so paano natin didiskartehan yan? Magnitude of the velocity. Pag ito, wala tayong problem, may problema tayo dito, di ba? Hindi natin alam, hindi agad-agad given. Pero given ka ng acceleration dito. Kaso dapat alam natin yung relationship nila. Acceleration is equivalent to the derivative of the angular velocity divided by dt. Ayan, so dito, given ka ng A, kukunin mo lang to. Paano mo ko gagawin yun? Integration, no? So, paki-review yung concept of integration kung nakalimutan na at mai-apply natin siya dito. Ayan. So, given ka nito, paano makuha with respect sa naka-derivative integral natin para makuha yung omega. Tapos, pag nakuha na natin yun, okay na, di ba? So, given ka na nito, makuha mo na yung VP. Tapos, similarly, yung A. Kaso nga lang,
ay re-relate pa natin yung H at B doon. Although same nga lang siya, no? Magkakaroon lang ng konting pagbabago sa velocity kasi yung mga radius ng mga gears na to is magkaiba. Ayun. So parang hindi siya one step solution. Pag nakuha na natin lahat ng mga acceleration and then yung ito, VP, acceleration, etc. na ganyan, hindi pa yan yung tamang sagot. No? Isang step pa ulit para makuha ulit yung talagang tama niya. Parang ganun. So, apply na natin. Ayan. So, ito yung kanina. Diba? Yan na siya. Cross-multiply lang para magkaroon tayo ng integration. Para makuha to. Para matanggal tong derivative function, syempre, integral mo. Kabaliktaran niya lang naman yan. Parang kumbaga pag positive, kabaliktaran ng positive is negative, no? Something ganun yung concept. So, next, ito siya. Ben. Hindi ko kasi pinipintot eh. Feeling ko yung kan talaga, naka-fade kasi to. Yung ginawa kong animation niya, dapat click lang. Nangyari na to dati pero inulit ko pa rin. No? Pag nagre-record kasi ako, nung, ay kapag ka pangalan nito, pag yung YouTube, pag YouTube natin kasi, pag naka-fade, mas okay yung effect. Okay, so click lang. So, ngayon ni-rive natin, automatic siyang nagpipindot-pindot lang. So, diretso natin. So, nandito na siya. Angular velocity, running out of time daw. So, kapag nag-kan tayo, mag-break tayo ng kan? Minutes pa. Kahit kan lang, CR break. Pagkatapos para ma-refresh lang kayo konti pag nag-times up siya i-set i-con ko naman i-set ko na lang sa GC kapag 10 to 15 minute break no? Next so integral ito na siya no, biniliktad ko lang no pinunta lang natin sa kabila ayan, left or right para makuha natin to integral, integral, para makuha itong omega. Kasi yun yung kailangan natin mamaya. And, so, from 0 to omega A, A lang muna yung kinoconsider natin. Kasi, yun yung nandito. So, sa drive shaft, sabi niya. Ito yung drive shaft. And, so, integral, ito yung pakibalikan niya, integration, T, square root of t is katumbulan siya ng t 1 half. Walang yung plus 1. No? Yung plus 1 na yan dahil lang sa integral. No? Itong square root of t t 1 half lang yung ibig sabihin yan. Diba? And then via integration magpa plus 1 ka no? Pagka merong exponent. Ganun yun. Ayan. Tapos ito, hiniwalay lang natin yung constant. Walay yung constant and then integral natin to. Plus 1 and then n plus 1. No? Pakibang abalikan nga integration ninyo. So ganito yung mangyayari sa kanya. And then similarly, ito 1 half plus 1. Then combine nyo lang to, magkakaroon siya ng 200 sa calculator ninyo. And then ito 1 half plus 1 is 3 halves. So ito na yung gagawin nating solve natin na equation. Oops. Dali, ayaw mag next. Ayan. And so, ito, limits. Para makuha yung limits, 2,200, substitute nyo dyan, and then 0, katulad nito, diba? Sinubstitute natin yung 0.5, 3 halves minus 0, integration, is 156.7, radians per second. Sa A lang yun, no? Hindi pa natin makukuha yung sa B. And so, ito na yung bagong concept. Diba? Ito yun sa may pinakita natin kanina. So, paano makuha yung B? Diba? Paano makuha yung, pag nakuha mo na yung B kasi, makukuha mo na itong P, yung ikot, pag-ikot ito. So, i-convert lang natin with respect sa mga radius niya. And so, makuha na yung WB dito. Tapos na tayo mag-solve dito. Ililipat na lang natin ngayon yung velocity niya. Ano kaya yung velocity niya pag nandito? And so, angular velocity niya, sabi na ngayon, is 88.1. So, from 156.7, itong pag-ikot niya dito, naging 88.1 na lang siya. Kasi nga, mas malaki yung gear nito kumpara dito. Ganun yun. Diba?
Kaya kung mapapansin nyo, sabi nga nila, kapag yung sa Mio, tapos ikumpara nyo yung Mio'ng sasakyan, di ba maliit yung gulong? Tapos, ay Mio, Wigo pala, no? Wigo'ng sasakyan, na maliit yung gulong, tapos yung mga Montero, na malalaki yung gulong, no? So, sabi nila, mas mabilis daw yung aksaya ng Wigo, kasi nga, mas mabilis yung pag-ikot niya, no? So, nakailang ikot na yung Wigo'ng sasakyan, tapos yung Montero, although mabigat siya, ano ka, may factory kasi yun. Basta mas mabilis yung ikot ng kwan, siyempre mas marami siyang aksaya na gasolina kumpara doon sa konting ikot lang. So, ano yung concept niyan? Yan. So, mas mabilis dito, tapos mas maliit. Mas maliit yung radius nito. 0.9 lang, 1.6. Ayan. Ayan, so okay na. Magagamit na natin, mas solve na natin yung velocity. Substitute nyo lang yan. Kaso nga lang dito sa problem na to, although hindi binanggit sa original, naka-hikon lang siya, naka-English form, yung standard. Hindi siya inch, naka-feet siya. And meron ganun kasi sa problem sa mga board exam, naka-standard form siya. Ang standard form pag English unit is feet per second. Kapag ka-SI system is meters. So from inches, kinonvert lang siya into feet. So nasolve na natin ngayon yung isa. Acceleration naman tayo ngayon. Diba? So, sa acceleration, meron tayong dalawang components, tangential and normal. Tapos na natin kanina masolve yung omega. Then, given ka naman ng acceleration. No? Ayan. So, acceleration niya is 300 multiplied by square root of t. Kaso, given ka na ng t, which is 0.8 seconds, makukuha mo na ngayon yung dito, sa B. No? Ayan. So, 150.9 yung acceleration niya pala. Then, from that, mas pwede nyo lang ma-substitute dito. Diba? So, substituting that one, mag-arrive tayo sa solution na to. So, 1,423.2 feet per second square. So, ito yung solution ng final answers natin. And again, paki-resolve, tignan nyo kung mayroon discrepancy sa calculator. Yung concept ng pagsosolve, okay. Sa input ko lang siguro sa calculator, may problema kapag pakibasa. Apa, sir? Sige. If a gear A rotates with a constant angular acceleration of acceleration A equals 100 rad per second square starting from rest, determine the time required for gear D to attain an angular velocity of 900 RPM. Also, find the number of revolutions of gear D to attain this angular velocity. Gears A, B, C, and D have radii of 15 millimeters, 50 millimeters, 25 millimeters, and 75 millimeters, respectively. So, thank you. Yeah. So, explain natin, no? Tignan natin maigi yung problem. Ito, constant acceleration, no? So, medyo bago pala yung concept na bagong-bago, di ba? Kasi may constant acceleration, constant angular acceleration na tayo dito. Tapos time yung hinahanap, tapos number of revolutions na ngayon yung hinahanap ulit. Ayan. So, pag constant of angular acceleration hinahanap, hindi nyo nagagamitin yung formula nung sample problem number 1 and 2. Although magagamit yung concept nung pagkadugtong-dugtong ng mga gears, yun yung isang magagamit nyo, yung nakuha nyo dun sa sample problem number 1, ay number 2. No? So, gagamitin natin yung marami-raming equation ng constant angular. Pag nakita nyo na agad to, may constant angular acceleration, ang gagamitin ninyong mga formulas is task ko lang. Saan na siya? Oops. Sharing screen. Yan. Ito. Oops. Ayan. So, pag sinabing constant acceleration, ito na yung magagamitin yung formula, yung medyo marami-rami. Paki-memorize ulit. And then, although hindi nyo na kailangan memorize kasi open notes naman siya, baka kailangan nyo memorize for the sake of
pangalan nito, board exam. And then meron din naman tong derivation sa mga gusto pa talagang makuha kung paano yung derivations. Nasa likod lang naman ng mga libro yan. Na-derive yun sa gamit yung differential calculus and integration. No? So, ayan. So, ito yung mga magagamit nating formulas. Pinakita lang natin. Tapos, dito, saan ba tayo? Dito sa gears. Ayan siya. Ayan. Stop share natin. Tapos, ito. Ayan. So, PowerPoint slide. Ang sabi natin kanina, kailangan natin constant acceleration, angular acceleration formula, which is ito. Pakita. Ayan. Ito lang. Meron yung mga dugtong niya kasi ito yung nalagay lang natin. Ito yung most common, yung first three na nagagamit.